Mula kay Filipino News TV, eto na US at Pinas. Nasa West Philippines sina Pbbm, hindi papayag na yurakan tayo ng China, mga tol, no? Eto na nga, no, nagaganap ang balikatan exercises, mga tol, ang pagsasanib Pwersa ng dating mananakop at sinakop. No, eto na, mga kapatid, bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe kay Filipino News TV. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, mga tol, at trip mo din naman yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Sa nakalipas na mga taon, ang South China Sea o West Philippine Sea ay naging mainit na usapin dahil sa tensyon sa pagitan ng mga nagnanais magbayari nito. Kabilang ang China na umaakin sa nasabing teritoryo sa kadahilan ng ito ay sagana sa likas na yaman at sentro ng ruta ng kalakalan. Kaya naman, ang Estados Unidos na isa sa matatag na kaalyado ng Pilipinas sa Taiwan ay lalong nababahala tungkol sa lumalagong paninindigan ng China sa rehiyon. At dahil dyan, ang joint military exercise na isasagawa sa ating bansa na lalahukan ng hindi bababa sa 17,000 sundalo ay isang malinaw na pagpapakita ng kanilang pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa lugar. Mga kapatid, no, mula pa nung panahong Ming Dynasty ata yun, no, di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong na lang. No, meron daw meron sila sa history, no, sa China, nagpapatunay daw na ito ay minana nila, no. Nasasakupan nila yung mga teritoryong 'yan, mga tol. Kahit na doon sa Law of the Sea, mga kapatid, eh meron permado din naman nila. Hindi nila kinikilala 'yun, no. Parang sinasabi nga nila na it's just a paper. Yung naipanalo natin, yung arbitral ruling, mga tol. Naipanalo natin 'yun at nanalo tayo na atin yung West Philippine Sea, mga kapatid. Pero patuloy nilang inaangkin yan. Tapos medyo mas lalong tumindi ang usapin na yan ng West Philippine Sea issue, lalo-lalo na nung kapanahunan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, mga tol. Kung naaalala ninyo, di ba, nagtatalo pa sa Senado nung si Senate President then Juan Ponce Enrile sa si Trillanes, di ba? Tapos marami rin sinabi si Enrile kay Pangulong Duterte. Kahit na nung mga panahon naman ni Duterte, mga tol, ay hindi naman natin kasundo ang Amerika noon, mga tol. 'Di ba? Hindi natin sila kasundo. Actually, pinaalis niya nga lahat ng base militar dito, pinalayas niya. Nakipagkaibigan tayo ng husto si China para hindi lumala etong issue ng West Philippine Sea. Kasi nga syempre masyadong malakas mambulas tong mga incheck, 'di ba? So nakipagkaibigan dyan si Pangulong Duterte at magpahanggang ngayon, mga tol, hindi pa rin siya sang-ayon dito sa nangyayaring EDCA, di ba? Dito sa EDCA sites, mga tol. At pero kahit na kinaibigan na natin ng China, di ba? Tulad din ng mga ibang reaction natin nitong mga nakaraan, hindi naman sila nagbago. Patuloy pa rin yung mga ginagawa nila, hindi mga magagandang hakbangin nila. Lagi tayong China-channel, ano tayo, no? Nire-radio challenge lagi tayo, yung Philippine Coast Guard natin, pinapaalis tayo dyan, mga mangingisda, pinapaalis. Kahit ngayon, wala naman masyadong nangyayaring tension ngayon, no? Wala namang nangyayaring kaguluhan ngayon dyan. Pero eto na, isa sa mga pinag-uusapan na magpapalala daw ng tension, etong joint military exercises na ginagawa natin ngayon. Actually, hindi lang Amerika, no? Kasama pa dyan ng Japan, Australia, di ba? At usap-usapan nga rin kasama ng South Korea. So anong masasabi ninyo, mga tol, tungkol sa bagay na to? Comment kayo sa baba. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, ang US at ang Pilipinas ay gumagawa ng isang matapang na hakbang upang mapanatiling payapa ang buhay ng ating mga kababayan na nakatira malapit sa nasabing lugar.
Sabi nga ng China, sa ginagawa daw nito ay parang sinisira daw natin ang kapayapaan. Kapayapaan daw eh, no? Balikan natin ang serye ng mga kaganapan na nagtulak sa atin sa kritikal na yugtong ito. Yan. Sa nakalipas na mga buwan, nakita natin ang pagtaas ng bilang ng mga insidente ng pagmamalabis at pambubuli ng China sa ating mga kababayang mangingisda, maging sa ating mga coast guard na nagpapatrolya sa ating exclusive economic zone. Biruin mo mga tol, ha? Ito ay ating exclusive economic zone, di ba? So exclusive 'yan. Pero tingnan niyo naman dito yung ginuhitan ng China. Balikan natin mga tol, ha? Tingnan niyo. Sa nakalipas na South China Sea, di ba? Halos dumikit na rito sa Palawan eh, no? Hindi kasama na rin dito sa Brunei. Ganito kalaki yung sinakop nila. Yan. Which is ayaw din naman payagan ng US yan, mga tol. Siyempre, isipin nyo, ganyang kalaki. Halos kasing laki na ng buong bansa, di ba? Ang sinakop nila, mga tol. Yan, kasyang-kasyang ngayong Pilipinas dito sa loob na to eh. Di ba? Ganun kalaki yung sinakop nila. Imagine nyo kung gaano magiging kalakas ang China kapag nagpatuloy sila dyan at pagpapalakas nila dyan. Sa gana yan, sa likas na yaman, di ba? Sa langis, mga tol. Sa mga isda, di ba? Tapos yung sandatahang lakas nilang pandagat, pwede nilang palakasin dyan. Di ba? Kapag pinayagan yan ng Amerika, mga tol, di ba? Eh talagang sila rin ang mamumblema niya bandang huli. Kaya isa na rin yun sa kanilang agenda kung bakit talaga namang todo suporta sila dito sa Pilipinas, sa ating bansa, no? Maliban sa ipinagtatanggol nila ang Taiwan, eh para din naman yan sa kanilang mismong kapakanan. Which is kapakanan din naman natin, mga tol, di ba? Kasi lagi nga tayo nagtatanong sa inyo mga komento, ano ba gusto nyong manaig? Etong mga singkit o yung mga puti, no? Comment nga kayo sa baba dyan. Mga buwan, nakita natin ang pagtaas ng bilang ng mga insidente ng pagmamalabis at pambubuli ng China sa ating mga kababayang mangingisda, maging sa ating mga coast guard na nagpapatrolya sa ating exclusive economic zone. At inaasahan na ang estratehikong hakbang na ito ng Estados Unidos at ng Pilipinas ang magsisilbing isang malakas na mensahe upang hadlangan ang anumang karagdagang pagsalakay o pag-angkin sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Ang operasyong ito ay idinisenyo upang ipakita ang pinagsamang kakayahan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng proyektong ito ay ang pagpapakita ng mabilis na kakayahan sa pagtugon at pagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga potensyal na kalaban na ang US at ang Pilipinas ay naninindigan sa kanilang pagtatanggol sa panrehiyong seguridad. Yun. Ang naging pahayag nga ni Colonel Michael Lochico na tagapagsalita ng Pilipinas para sa balikitan na ang sinumang sandatahang lakas ay may karapatang magsagawa ng mga militar na pagsasanay. Ang anunsyo ay naganap wala pang 6 na linggo matapos sumang-ayon ng Mandala at Washington na muling simula ng magkasanib pwersang pagpapatrolya sa South China Sea o West Philippine Sea. At gumawa ng mga kasunduan upang bigyan ng Estados Unidos ng akses sa 4 na karagdagang base militar sa bansa. Yun na nga yung EDCA na yun. Inaasahan na gagamitin din ng mga Amerikano ang kanilang Patriot missiles na itinuturing na isa sa pinakamahusay na air defense system sa mundo. Ang nasabing pagsasanay ay nakatakdang gawin sa 11 hanggang 28. Ito na, no? Malapit na, no? April 11. Ito ay inaasahan lalahukan ng 12,000 Amerikanong sundalo, halos 5,000 Pilipinong sundalo, at mahigit 100 Australianong sundalo naman. At ito ay humigit kumulang 2 beses na mas marami kaysa noong nakaraang taon.
Isa sa mga nakaplanong pagsasanay ay ang pagpapalapag o paglalanding ng mga helicopter sa mga isla sa kalayaan. Matatandaan, ang Maritime at Coastal Defense Drill ay ginanap noong nakaraang taon. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na ito ay gaganapin sa kalayaan. Mm-hmm. At kauna-unahang pagkakataon na tayo ay gagamit ng arma sa South China Sea. Feeling naman ng mga Chinese, no, pinoprovoke naman sila, no. Feeling lang nila 'yon. At sa pagtaas ng tensyon sa paligid ng pinagtatalunang South China Sea o West Philippine Sea, ang magkasanib na air station militar na ito ay ang malaking estratehikong kahalagahan sa kasalukuyan na gaganap sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Mm-hmm. Yeah, biruin mo, halos magka-ano na sila, harap na talaga, no? Ito, Philippine Coast Guard, tapos yung isa, Chinese Coast Guard. O, China Coast Guard. Ito ay magsisilbing paalala sa China ng Estados Unidos at ang mga kaalyado nitong bansa ay nakahandang ipagtanggol ang pansariling interes ng Pilipinas. Yes! Kaugnay nito, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi niya hahayaang yurakan ng China ang mga karapatan ng Pilipinas sa ating soberanya. Mm-hmm. Good job, Mr. President. Ikaw, ano masasabi mo rito? Tara, pag-usapan natin sa comment section ng inyong mga opinion at saloobin. Ngayon, bilang mamamayang Pilipino mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito? No, malapit na, ilang araw na lang magsisimula na yung balikatan exercises nila. At ang, kumbaga parang ang tema ng kanilang exercises ay tungkol sa ano, no? Mga defense, no? Sa mga mananakop, mga tol. Siyempre, kailangan ng Pilipinas yan, mga tol, no? Mga ganyang exercises, di ba? At saka galing sa Amerika din, yung mga matututunan natin, which is sanay na sanay yan sa mga bakbakan, di ba? Sa mga ganyang mga bagay, no? Kailangan natin matutunan yan. Kasi ano nga asahan natin sa China, mga tol? Wala tayong aasahan dyan. Balak nga nilang sakupin na yung, ano eh, yung ano natin eh, yung mga teritoryo natin eh, di ba? So kailangan natin 'to at saka para maipakita din sa kanila na maliit man ang ating bansa, marami naman tayong kakampi, di ba? So ano masasabi niyo diyan? Comment kayo sa baba at syempre huwag niyo yung kakalimutan na paki-like itong video nito mga tol at syempre huwag ka rin makalimut na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.